Good morning, mga idol. Yeah, ito yun naman sa ating background. Mag-change oil tayo ng ating GT400 CF Moto dahil hindi siya nagagamit for almost 1 month na after na event natin. Okay? So, dahil nga nakapag-shopping ako sa Shopee tsaka sa Lazada ng mga pag-change oil ko. So, puro ko sa inyo kung saan yung pinakamurang pilihan ng premium na Repsol oil at saka nung chain lube na malinis na effective talaga. Tapos medyo affordable din. Yeah, ito yung Aeropack. Ito yung chain lube na nabili ko. Dito yung link sa comment kung saan ko nakuha to. Premium na Repsol oil, imported to. So, lagay ko na rin yung link sa baba kung saan siya nakukuha. Alright. Murang-mura lang, pero quality. So, para sa big bike, ang recommendation is Moto Racing 10W40 fully synthetic para sa 400cc na CF Moto GT400. Pangatlong change oil dito sa kanya, pangalawang test ko na rin gamit ito. Ito yung binukuhaan ko na store sa Shopee at sa Lazada. Lagay ko sa comment at dito sa screen kung saan ko siya kinukuha. Alright? So ano ba yung mga gamit ko kapag nag-change oil ako ng aking motor? Especially si GT400 na CF Moto. So yun lang yung ginagamit ko madalas. Dito na ako komportable. Pantanggal ng filter, pantanggal ng fairings, tatlong litro ng fully synthetic na Moto Racing 10W40. Tapos 2.2 lang naman yung kailangan natin gamitin. So may mga tira, kaya ginagamit ko din kapag bumili ako ulit ng, or pag nag-change oil ako ulit. Tapos chain lube, kasi kasama ko na sa linis yan, kahit malinis na yan. Lagi dapat chine-chain lube tsaka cleaning. Gamit natin yung filter is same pa din, C110 oil filter. Vic, Japan made to. So, ito yung gamit ko last. Ito ulit yung gamitin ko ngayon. Okay, so, dun sa mga previous ko change oil, same lang din yung gamit ko ngayon. Natanggalin mo yung bearings ng GT400, diba? Underbelly, right side bearings. Para makuha mo, mas madali mong matanggal yung filter, oil filter, tsaka yung tornillo din sa nagahin ng langis. Okay, so tanggalin natin. Puno ko tatanggalin fairings, tapos oil filter, tapos yung bidrain ko na yung langis. Okay? So first step natin, yung side fairings. And make sure nga pala nyo, kailangan malamig ang makina. So ito naman, hindi naman nalalabas ang garahe. So malamig talaga yung makina. Tapos, huwag nyo kalimutan na kailangan level yung tornillo. Mas maganda kung meron kayong balance na makapantay at makapuno ng maayos yung used oil. Tapos, kung meron kayong blower sa mga kayong ganda, pagkakulong ang kakayos yung blower niya. Yan, tanggal na natin yung side fairings dito, di ba? Ng GT400. Yan, so nung natanggal natin yung side fairings na isa, na-expose na yung kanyang drain plug. Sorry, medyo malabo yan, drain plug. Yan, tapos yung oil filter, yan naman. Yan. So, mas madali muna siya matatanggal. Oil filter, drain plug. Ayan. Medyo itim na yung langis natin. Ito nga pala yung guidelines. Kapag mapapalit ka, kapag filter remove, 2.2 lang kailangan mo langis. Kapag completely dry, 2.6. Kapag hindi mo tinanggal yung filter, 2.0. Pero syempre, pag nag-change oil tayo, sama na filter doon. Kaya 2.2 yung lalagay natin dito sa GT400 CF Moto. So, ready na natin yung oil catch natin. Oil catch natin dalawa. Galing si Jollibee at si Selena. Kung doon nga ako yung sasabi, oil catch na maganda. So, kailangan natin ng filter remover, oil filter remover. So, mura lang sa Lazada, yung chain type, 100 plus lang natin. Tanggalan natin yung oil filter. Habang tumutulo yan, pwede mo na rin kusunod yung drain plug. So, yung tumilyo naman. So, ito nga, C110 oil filter na Vic.
Japan made C110 perfect mo compatible to sa GT400 CF Moto. Linisan din natin to, syempre yung ating drain pan. Dapat linisin din natin to bago natin balik mamaya. Pero na yung spaghetti, lipat natin sa selecta. Share ko lang sa inyo yung performance ng Repsol na 10W40 sa big bike ko. So, kapag ginagamit ko itong 10W40 na fully synthetic ni Repsol na motor racing, is talagang medyo malambot talaga yung dating ng cambio ng motor. Tapos parang pag nag-shift ako ng gear, suabe pa. Walang problema sa... Walang delay, parang ganun. Parang nag-shift ako ng gear. Kaya pangalawang beses ko na itong gamit. Parang feeling ko mag-stick na muna ako dito kasi maganda talaga yung performance niya sa big bike ko. And syempre, gamit ito ni Mark Marquez, di ba? MotoGP and imported. Nag-research ako, galing pa pala ito ng Spain, binibenta sa atin. Binuksan ko na rin ito para malinisan ko rin. Pinasan ko itong refill ng oil. Isa pang maganda dito sa Repsol na bote, aside loob sa lubrigan niya, hindi mo na kailangan ng muscle. I mean, yung ganito, yung budo, hindi mo na kailangan niya kasi meron siyang muscle. Yeah. So, diretso na siya. Mas madali yung trabaho. Diba? Yeah. So, kapit na natin yung drain plug. Wala nang natin dito. Punasan muna natin. So, tapit natin yung bagong oil filter. Natrain natin ang malupit. Mag-check natin muna ng konti. Kung walang leak, lagyan natin ng konti. Para malaman natin kung walang leak. So mag-refill na tayo. First bottle. Sana natin ito. Repsol Racing W40 for the synthetic gear. Sarap, bago na rin. Thank you.
Yan, so tapos na tayo, mag-change oil, ganun lang kadali, 1 hour lang. So yan, lalang laman, ito yung lumang bote na ginamit ko nung last change oil ko, may natirang konti, nagamit ko ulit. Kaya nakatipid ako kasi, imbis na 3 bote bibiling ko, 2 lang nabili ko kasi tinatabi ko yung tira ko na lubricant. Thank you.